Lander at Graff. Yan ang isasampan ng Office of the Ombudsman laban kina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada, Bong Revilla at iba pa sa Sandigan Bayan. May sapat daw kasing batayan para kasuhan sila dahil sa pagkubra umano ng bahagi ng Pork Barrel Fund. Sistematiko ang nangyari umunong pagnanakaw sa Kabanang Bayan ay naman sa report ng Senate Blue Ribbon Committee na inilabas na kahit hindi pa pirmado ng mga miyembro nito. Ang tugon ng mga sangkot sa scam sa report ng saksing si Salima Refran. Imbis na mapunta sana sa pagpapabuti ng buhay ng marami nating kababayan, may kabuang 1.1 billion pesos daw ng PDAF o Pork Barrel Fund ng tatlong senador ang naibol sa umano nila at iba pang personalidad bilang kickback matapos ilaan sa mga NGO ni Janet Lim Napolis. Sila sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla na pinakakasuhan na sa Sandigan Bayan ng plunder base sa tatlong joint resolution na nilabas ng ombudsman. Bukod dyan, sasampahan din si Revilla ng 16 counts of graft dahil sa pagbulsa umano na mahigit 240 million pesos. Si Estrada naman may dagdag 11 counts of graft dahil sa umano'y mahigit 180 million peso kickback. At si Enrile may dagdag 15 counts of graft para naman sa nakuhang mahigit 170 million pesos. With the PDAF-funded projects turning out to be ghost projects under a modus operandi of a combination and series of overt criminal acts repeatedly taking place over a number of years. Kahati rin sa mahigit 1 bilyong pisong pork barrel kaya pinakakasuhan ng plunder and graft si Napolis na ayaw muna magkomento. Pareho rin ang mga kaso laban sa mga chief of staff ng mga senador na sina Gigi Reyes, Richard Cambe at Pauline Labayen at mga presidente ng mga NGO na sina Ronald John Lim at John Raymond de Asis. Habang graft charges naman ang haharapin ng mga naupong opisyal at empleyado ng mga ahensya ng gobyerno kung saan dumaan ang pork barrel na napunta sa mga umano'y Napolis NGO. Plunder and graft ang haharapin na nagpipresenta ngayong state witness sa si Ruby Tuason. Habang graft and malversation charges naman sa mga gusto rin maging state witness na sina Technology Resource Center Director General on leave Dennis Cunanan at dating NABCOR Vice President Rodora Mendoza. Wala pa silang tugon sa rekomendasyon ng ombudsman. Matapos matanggap ang resolusyon, may 5 araw ang mga respondent para maghain ng kanilang mga motion for reconsideration. Oras na maresolba na ito sakala makakapaghain ng kaso sa Sandigan Bayan ang ombudsman. Pero hindi pa dito nagtatapos ang trabaho ng ombudsman. Patuloy pa rin ang pag-iimbestiga nila sa mga kasong may kinalaman sa PDAF scam at maging sa iba pang pagnanakaw sa bayan. Wala pa naman the warrant of arrest, kaya pwede pang maglakbay ang mga kakasuhan tulad ni Revilla na kasama ang kanyang pamilya sa Israel. Umaasa raw ang kanyang kampo na hindi muna ihahain sa Sandigan Bayan ng mga kaso dahil didinggin pa ng Korte Suprema sa April 22 ang hiling nilang itigil ang investigasyon sa pork barrel scam. Yung ebidensya na sinumite, talaga hindi naman solid eh. Kasi unang-una, bakit tinatanggap nila yung PDAF documents na yun na inaamin mismo din na Ben Hordoy na kanilang pineke ito. Wala pang pahayag si Enrile pero dati na niyang tinanggi na may kinalaman siya sa pork barrel scam. Si Estrada naman na nasa Amerika at dati na rin tinangging nakinabang siya sa pork barrel. Kwenestyon, hindi lang ang desisyon ng ombudsman, kundi ang pag-anunsyo tungkol sa findings naman ng Senate Blue Ribbon Committee na nagre-recommenda rin ang pagsasampa ng kaso sa kanila. Maliwanag na maliwanag, kami ay pinagplanuhan. Nagkaisahan at nag-itpig din mga nasa buwatan dito para lamang magpapogi at magpaganda ang imahe ilan namin kasama sa Senado. It seems fitting that the body has chosen this date, April Fool's Day, to release its report on the issue, as the hearings can be likened to a sarsuela in the circus. Handa raw siyang harapin ang mga kaso sa korte. Ayon kasi sa rekomendasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, sistematiko ang nangyari umunong pagbulsa sa pork barrel ng tatlong senador, kasabwat at kahati ang kadalang mga staff, sinapolis at tauhan ng mga implementing agency. Ang mga dapat na makinabang, walang nakuha. Pinagplanuhan, pinagkaisahan, at pinagpasasaan. Kita mo talaga may sa buhatan, hindi kaya gawin ito ng isang tao or nang iilang tao na private, kailan may kasabwat na government officials. Inalmahan naman ni Senator Nancy Binay ang paglabas ng laman ng rekomendasyon na hindi pa raw pirmado at hindi pa nababasa nila mga miyembro ng komite. Wala pang tugon dito si Committee Chairman Gingona. Ako si Salima Refran, ang inyong saksi.